Pusa, nakakatuwa talaga ang pusa kasi ang cute-cute nila. Nawawala kasi ang pagod mo at problema. Kung papaano ako nag-alaga nito, biglaan lang, napadpad lang sila sa bahay na tinutuluyan ko. Iba rin kasi ang feeling kapag may inaalagaan kang pusa. Para ka na ring nag-alaga ng anak kahit wala ka pang asawa. Wala nga tayong girlfriend sa ngayon, asawa pa. Saka na siguro yun. Darating din tayo doon. Kaya, easy lang kayo mga kaibigan ko. Balik tayo sa pusa, kahit makukulit at tila palagi silang gutom, love ko sila. Ang lamang-lamang kasi nila, kapag nga galing akong office ay hindi pwedeng wala akong dalang pasalubong. Karaniwan na yung cat food. Mas mura kasi yon kaysa sa Sardinas. Isang kilo nun, tumatagal na ng 2 araw. Sa Sardinas kasi, 3 lata ang binibili ko sa kanila sa 1 araw. Ang sakit sa bangs at ang sakit sa bulsa. Mula nang mag-alaga ako ng pusa ay parang sinuswerte ako. Kung dati ay ako ang nagpaparamdam sa mga babae, sila na ngayon ang nagpaparamdam sa akin. Marami ang nakakapansin na naging slim ang katawan ko at naging maskulado. Tanong nila, nag-workout daw ba ako kasi wala akong bilbil? Sabi ko, kulang lang ako sa pagkain. Kasi, ang pambili ko sana ng merienda, ipinambibili ko na lang ng pagkain ng pusa. Hindi baleng gutom ako basta nasisiguro kung busog sila. Kasi, para na rin akong busog nun. Sa umaga, kapag pumasok ako sa trabaho, sila na ang nagsisilbi kong alarm clock at tagagising. Kahit puyat ako, okay lang. Ang kukulit kasi nila lalo na kapag madaling araw. Naglalaro, naghahabulan, nagliligawan, ewan ko sa kanila. May love life pala sila, kaya ang resulta, ni preggy ang mga babaeng pusa. Kapag ganon, ang sakit uli sa bangs at sa bulsa. Madaragdagan na naman kasi ang pakakainin ko. Pero, ayos lang. Karapatan naman nila kasing magmahal at lumigaya. Yung mahanap ang forever nila. Buti pa sila, may ganon. Samantalang ako, wala as in zero. Naaawa kasi talaga ako sa mga pusa. Kaya, yung nakikita kong palakad-lakad lang at tambay sa kalsada ay kinukuha ko at inaampon. Kawawa naman kasi, iba ang pakiramdam kapag may alaga kang pusa. Para silang problem solver, nagiging positibo ang pananaw mo sa buhay. Nilalapitan ka ng swerte. Katunayan, may nakilala akong babae na mahilig din sa pusa. Naging close kami dahil ako ang nagpapakain ng kanyang mga alaga kapag may pasok siya sa trabaho. Ayos lang, kasi, binibigyan niya ako ng pangmeryenda at pambili ng pagkain ng mga pusa ko. Ayos ba? Anang aking kwentong pusa.